Hi mga listeners, and hi bye. Hunyo nun, panahon ng tag-ulan. Since night shift ang schedule ko, 9 ang uwian namin. Paglabas ko ng gate, ramdam ko na agad ang malamig na hangin na dala ng malakas na ulan. May bagyo pa ata. I waited for jeep to arrive for almost 30 minutes already. Pero wala pa rin dumadaan. Pag inabot ka nga naman ng kamalasan, oh. Pagod na ako that time at gusto ko na talagang matulog. So I have no choice left but to ride a bus. Since then, I really hate riding on a bus. It caused me dizziness and headache. But I lost my patience waiting. Kaya nung may dumaan na bus, sumakay na ako. I took the leap of faith. Siksikan ng time na yon dahil rush hour. Standing na naman. Buti na lang may bumaba na sa isang kanto at dahil malapit ako sa bakanting upuan, I took the vacant seat then I closed my eyes. Habang nasa kalagitnaan ng pagbabiyahe, nagsimula na ngang mag-umpisa ang ikinatatakot ko. Umikot yung sikmura ko na parang may gustong kumawala sa bibig ko. The familiar feeling gives a sudden chill on my entire body. I tried to calm myself and relax. Exhale and inhale strategy. But it didn't help. Gusto na talagang lumabas nung nasa lalamunan ko. Parang kinakalaykay ang kalamnan ko. Nagmamadali kong hinanap yung plastic na pinaglagyan ng lunchbox ko. Nasagi ko pa si kuyang natutulog na may cup at bahagyang nakayuko. Nagising pa nga ata. Sakto namang pagtangad niya ay siya namang pagsuka ko. I feel ashamed because they are all eyeing me. Daig ko pa ang bata kong magsuka. Then suddenly the guy beside me handed me his handkerchief and a piece of candy. Sabi niya, "Here, take it." Then nagpasalamat ako sa'yo. Then you say you're welcome and the conversation went on. You even asked me kung bakit ako sumakay ng bus kung nahihilo lang din ako. I tell you the whole story. Then kwinento ko pa yung childhood memory ko tungkol sa bus. Wala kaming dala ni mama ng plastic noon, kaya wala akong choice kundi sumuka sa labas ng bintana. Pero dahil sobrang lakas ng hangin, bumalik sa amin ni mama yung ibang naisuka ko. And worst, sa mukha pa. Diring-diri kami that time. Tawang-tawa ka naman sa kwento ko. Halos sumakit na yung tiyan mo sa katatawa. I was starstruck with your smile. In fairness ah, ang puti ng ngipin mo pang commercial ng toothpaste. Mas lalo kang gumagwapo. Kamukha mo nga si Tom Rodriguez. Mas bata lang ng konti. Ang lalim ng mata mo, tapos itim na itim. I ask you kung may lahi ka. You nodded. Sabi mo nga half German, half Shepherd. Ako naman ang tumawa. You have a great sense of humor and a funny one too. You pulled a lot of corny jokes. At dahil mababaw lang ang kaligayahan ko, tawang-tawa naman siya ako. May kasama pang luha. Overjoy lang ang peg. I noticed that I'm close to my destination, so I bid my farewell. Then you ask for my number. Ang cute mo nga ng time na yon eh. Matching kamot pa sa ulo yung tinanong mo ako ng, "Can I get your number?" Sabi ko naman, "Ede, wala na akong number pag kinuha mo." Pero syempre, di na ako nagpakipot pa. Binigay ko rin naman. Pa-cheeks pa ba eh, pa-fa ka na nga. I have a lot of fun talking to you. See you when I see you.
My last line before I walk down outside the bus. You gave your sweetest smile, then you say goodbye. At may nag-text sa akin, "Hi, this is Jan. Can I ask you for a date? Meet me at the coffee shop. Exactly 3 p.m. today. Hope to see you there." From a no number. I know that it's you dahil ikaw pa lang naman ang pinagbigyan ko ng number na yon. Then naka-embedded pa sa panyo mo yung name na Jan. I didn't hesitate to go there. At exactly 3 p.m., andun ako sa meeting place natin. Then there you are, wearing a black polo shirt na bumagay sa maputing kutis mo. I walk slowly towards you. You were smiling wildly while waving your hands. Feeling ko nag-slow-mo lahat na parang tayong dalawa lang. Totoo pala yun. Akala ko kasi sa telenovela lang yun nangyayari. "Hi, it's nice to see you again, miss." Sabay lahad ng kamay mo. Sinabi kong, "Lian," at inabot ko naman ang kamay ko. I feel the sparks between us. Well, not literally, but it feels like I had a butterfly in my stomach. I giggled because of that. "You said that you wanted to take it seriously. You want a formal relationship, not only a casual dating. You're a straightforward person and matured enough to handle relationships. Tapos ka na palang mag-aral. You are currently managing your parents' business. Pero napakabilib lang na NGSB ka pa. At first, I didn't believe. Sa gwapo mo ba namang yan? For sure, madaming naghahabol sa'yo. Then I asked you why. Then your explanation was amazing. Sabi mo, I want to settle for a person who can make my heartbeats fast for a lifetime. I want to set morally upright example for my future children. Not a badass one. Relationships should last forever, not just for the meantime. It's a serious matter that only real man can understand. We shouldn't look for the right person, because in God's will and perfect timing, He will give that person when you're finally ready to settle down. Then slow clap for you. Pang Miss Universe ang sagot mo. Sali ka kaya doon, baka mauwi mo ang corona. Pagbibiro ko sa'yo. You just laugh then stare at me intently. Pero sa tingin ko, binigay na nga siya sa akin. I laughed awkwardly. I'm not dumb to understand that you are referring to me. Hindi naman sa assuming ako. Slight lang. Then I changed the topic. I asked you kung mahalaga ba ang virginity ng isang babae. Sabi mo, "Of course, it is. Virginity really matters. It's God's precious gift to all women. You should give it to the right person who deserves that. But for some instances, it doesn't really matter. There's a lot of persons out there whom they are just a victim of wickedness and cruelness of others. Mga taong halang ang kaluluwa na nagawa pang mga rape para sa sariling kaligayahan. It's a serious case that we really need to eradicate." Then, na-speechless ako. Bukod sa sense of humor mo, malalim ka rin palang mag-isip. At a very young age, I'm pretty sure that you will achieve a lot of things, especially when your heart wanted that. Sari-saring bagay pa ang napagkwentuhan natin, parang tindahan lang ni Aling Nena. Sari-sari ang laman. Shooter ka pala sa basketball. Tapos yung panguhuli ng fish ang galing mo doon. Kaso nga,
wala tayong nakuhang teddy bear. Every time kasi na may angat mo na, bigla na lang mahulog. May daya ata yan. Then we go to KTV room. We sing together. And I admit na hindi ganon kagandahan ng boses mo. At hindi naman sa pagmamayabang, may say naman ang boses ko. Pero nakakainis lang na dalawang beses ka nakakuha ng 100 na score while ako hanggang 98 lang. Pati ata karaoke nagka-crush sa'yo. Nag-bump car din tayo, di mo naman sinabi na expert ka doon. Ako naman parang tangang sigaw ng sigaw kasi akala ko mabubunggo mo na yung ibang car. Tawa ka naman ng tawa sa reaction ko. After that, pinapalit na natin yung tickets na nakuha natin. Sa sobrang dami, meron tayong 5 candy. 2 sa'yo, 3 sa'kin. Then kumain tayo sa manginasal. Nakatatlong rice tayo together at halos may patso na. Di na nga tayo halos makatayo. Then we ride a jeep, pero dahil puno na, sumabit ka na lang. Naiinis nga ako kasi agaw atensyon ka. Parang nagsasalos ako na ewan nung tumitingin sila ng malagkit sa'yo. Hinatid mo ako sa bahay namin, then you said the words I've been waiting to hear from you. Sabi mo, hindi ko na patatagalin to. Can I court you? No. Let me rephrase it. I will court you whether you like it or not. I promise to never hurt you. In case you reject me, I'll accept it and I'll be a man to stand in the consequences of loving you. Hindi ako makakibo. Sobrang tuwa ko, I give you a peck of kiss on your cheeks. We're both shocked pero kalaunan ay itinawa na lang natin. I can't sleep that night. Nagpagulong-gulong ako sa kama dahil sa tuwa, kiliga at saya. Until my phone beep, one message received. At galing kay Jan, my loves. Sleep tight, my love. I enjoy this day. See you tomorrow. Pahinga ka na ha? Mamahalin pa kita. I can hear your voice plays in my head while I am reading your message. At ang dahil doon, mas lalo akong hindi nakatulog. Kinabukasan, formal kang nagpakilala sa magulang ko bilang manliligaw ko. Nagulat pa ako kasi ganun kakaagang pumunta doon. My father did a very great job interrogating you. Confident ka namang sumagot with a heart sa bawat tanong niya. May pagka-abnormal din yung papa ko. Then, congratulations, you passed the test. Dahil dyan, magdala ka ng alak mamaya. Shot tayo. Sabi ng papa ko sa'yo. We obviously laugh together. Yeah, finally may naligaw na kay ate. Pang-asar ng kapatid ko. Kuya, bewer ka dyan kay ate. Mabaho ang utot niya. Sabi pa ng kapatid kong may saya din. Okay lang yun. Pati utot niya, mamahalin ko. Yan ang sabi ni Jan. My face turns red after hearing that. Biskwit na malagkit, pagtulungan niyo daw ba ako? Sabay-sabay tayong kumain na dala mong palabok. Close ka na agad sa kanin lahat. Ako pa nga na OP sa pagkukwentuhan niyo. Ipinagpaalam mo ako kay mama at papa at tumayag naman agad sila. Sinabi mong ipapakilala mo na rin ako sa family mo, so we are legal both sides. I felt nervous that time, but the excitement consumed me. We arrive at your home exactly lunchtime. Maganda ang bahay niyo? Well, hindi na ako nagulat na may kaya kayo dahil halata naman sa'yo.
Ginak on the door at nagulat ako nang inopen ito ng kamukhang kamukha mo. Shocked was written all over my face. Hindi naman sa noon lang ako nakakita ng kambal. Nagulat lang talaga. Palipat-lipat ang tingin ko sa inyo. Then a few seconds later, then you broke the silence. Sabi mo, Xavier, meet Lian. Lian, meet Xavier, my twin brother. Yan ang pag-i-introduce mo sa amin. Pinakilala mo ako sa mom at dad mo. Tuwang-tuwa sila dahil finally may dinala ka na raw na babae sa bahay niyo. Ako daw pala yung lagi mong kinikwento sa kanila. As the day passes, mas lalo pa akong na-inlove sa'yo. Mas napalapit ka sa family ko at ganun din ako sa family mo. Laging chaperone sa Xavier kapag nag-date tayo. Third wheel ika nga. At dahil doon, mas lalo kong nakita ang pagkakaiba niyo ni Xavier. He is a easy-go-lucky and go-with-the-flow kind of man. While ikaw, lagi mong pinag-iisipan ang desisyon na ginagawa mo. Your personality are both contrary to each other. Pero may isa kayong pagkakatulad. Ang pagmamahal nyo sa pamilya nyo na hindi matutumbasan. Kahit kailan hindi ko pinagkamalan na ikaw siya o siya ay ikaw. I know you that much, the way you think, the way you move, and the way you show your love for me. Sa ikalibang buwan ng pangliligaw mo, I finally said yes. Naging official na tayo. Ang romantic nga ng sinong sinagot kita. We were having a picnic on the seashore while watching the sunset. Almost perfect scene for the both of us. Umabot tayo ng 3 years. Kasama kita nung umakyat ako sa stage para kunin ang diploma ko. Kasama kita habang unti-unti kong naabot ang pangarap ko. Kahit kailan, we didn't make love. Well, sabi mo nga, dapat ko lang yon ibigay sa'yo kapag kasal na tayo. Of course, we had some little fights and misunderstanding. But we definitely surpassed over the arguments because our love for each other is much greater. He showered me with your love. You are the dimple in my cheek, the twinkle in my eye, the warmth inside my heart, the fullness in my life. Pero hindi pala talaga laging saya at ligaya lang. Hindi pala tayo laging magkasama. Darating at darating talaga ang panahon kung saan susubukin ang tiwala at pagmamahal nyo sa isa't isa. May inalok sa iyong kontrata abroad, maging architecture ng isang malaking kumpanya. Tagal mo nang pangarap yon, kaya sino ba naman ako para pigilan ka? You ask for my permission. Sinabi mong mas mahalaga ako doon dahil ako mismo ang pangarap mo. But I insisted na pumunta ka doon dahil alam kong deep inside, gusto mo talagang tanggapin yon. It's your passion and profession. We made a promise na tayo pa rin hanggang sa dulo. Walang iwanan. Kapit lang. And the LDR begins. Araw-araw tayong nag-Skype. Totoo ngang mahirap dahil bukod sa magkalayo tayo, magkaiba pa ang oras natin. Ang hirap mag-adjust. Hindi kita pwedeng tawagan kapag gusto ko dahil busy ka. You assured me na ako lang. You never failed to make a call. You never failed to ask me if I'm okay. Pero hindi pa rin nawala ang bigat na nararamdaman ko. Araw-araw akong nangulila sa'yo. Then may time na pumunta si Xavier sa bahay at pinagkamalan kong ikaw siya. That was the first time I thought he was you.
Araw-araw akong umiyak dahil hindi kita kapiling. But Savior was there to lift me up. He was there through the bad times. Lagi niya akong pinapasaya. Sa pamamagitan niya, napunan ang pagkukulang mo sa akin. I never planned to get attached in Him. Pero unti-unti akong bumigay sa tukso. Nagpaanod ako sa pansariling kaligayahan. Hindi ko man lang inisip ang nararamdaman mo. Savior confessed His feelings for me. Mahal niya raw ako. Matagal na. That day, I started to avoid Him. Pero masyado siyang matigas. Hindi siya nagpatalo. Palagi pa rin siyang pumupunta sa bahay. Sinusuyo ako. Nagdadala siya ng bouquet of flowers sa workplace ko. Hatid sundo niya rin ako. Ginawa niyang lahat ng bagay na hindi mo nagawa sa akin. That's when I realized that the temptation defeated me. That's when I realized that I slowly giving up on our relationship. Hindi pala ganun katibay ang pagmamahal ko sa'yo. Me and Savior kissed torridly on his car. The thing we didn't did before. Dahil hanggang smack lang tayo, I felt guilty. My conscience is eating me up. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo na kami na ng kapatid mo. I became cold. Pero ikaw, hindi ka pumalya na piramdam sa akin ang pagmamahal mo. Kahit nararamdaman mo ang cold treatment ko sa iyo. Then one day, nag-video chat tayo. You were crying. You asked me kung bakit ako naging cold. It's tearing me apart when I see you crying. Iniwas ko ang tingin ko sa'yo. Tinanong mo ako kung ano ba ang problema. Umiling lang ako. Then I ended it. That night, nag-isip ako kung ano ang kailangan kong gawin. Kung sino ang mas matimbang sa puso ko. Kung ikaw ba o yung kakambal mo. I've been longing for you for almost 1 year. At lahat yon ay napunan ng kapatid mo. Therefore, I made a decision. Then I texted you. Mag-call off muna tayo. Hindi ko sinagot lahat ng tawag mo. At hindi ko na rin replyan lahat ng message mo. Until one day, my family went on our province since it's vacation. Nagpaiwan ako dahil may trabaho pa ako. That day, Xavier went to our house. Nagluto siya at nag-movie marathon kami. That moment became intense. He closed our distance, then he kissed me. I kissed him back, and the rest was history. Pero habang nasa climax kami, we heard the door open. It was you. Nakita mo kaming nakahubad habang ginagawa ang bagay na kahit kailan ay iningatan mong hindi makuha mula sa akin. You were fuming mad. Nagpupuyos ka sa galit. Nag-aapoy ang iyong mga mata. Sinugod mo si Xavier, then you punch him. Sinuntok mo. You punch him so hard that he cannot move nor walk. At ang mga katagang lumabas sa bibig mo ang ikinadurog ng puso ko. Sabi mo, "Happy 4th anniversary." You said it while crying. Binalot pa ng kumot yung hubad kong katawan. Then you ran. You ran away from me. I call you many times but you didn't look back. Yun na pala ang huling araw na makikita kita.
You die? Yes. You died from car accident because of overspeeding. At lasing ka pa. Pumunta ako sa lamay mo. Your whole family were mad at me. Your mother confronted me. She slapped me in my both cheeks. Hinagis niya sa akin ang bank account mo. Joint account pala natin yung pinag-iipunan mo para sa future natin. At dalawang ticket na trip to Hong Kong. I remember that I told you na pangarap kong pumunta sa Disneyland. Sabi ng mama mo, bakit mo ito nagawasan ako? Mahal na mahal ka niya. He even planned to surprise you. Dapat ngayon kayo pupunta sa Hong Kong. Pero wala na. Wala na ang lahat. Umalis ka na dito. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Pagtataboy sa akin ng mama mo. I break down in front of them. Humagulgol ako dala ng pait sa pagkawala mo. I blame myself. I blame myself to the point that I committed suicide. But it failed. I feel numb literally. Hindi ko na maramdaman ang pagkagutom at antok. All I can feel is the heartbreaks. Pain, guilt, sorrow, emptiness. That's when I realized that you are my one and only true love. I'm just infatuated to Savior back then because of His presence. I'm still into you, Jen. Please come back, my love. I promise I won't do the same mistake again. I promise not to hurt you. You are all that I ever wanted and all that I will need. You are all that I think of. You mean so much to me. If I could only bring back the time, I gladly will whatever it takes. I'm sorry, Jan, for making that biggest mistake in my life. Sorry, naging marupok ako. Sorry, dahil nasaktan kita. Sorry, pero mapapatawad mo ba ako kung susunod ako sa'yo? I love you, Jan, to the infinity and beyond. I'm sorry. It's too late.